Ayan, so hello po, isang magandang tanghali. Napasugot po kami rito sa Bahariya kasi nagpalit po yung mga kasama namin ng PCB. Ito po, yung po ay may dip switch po yun. So, yun nga po, may dala pa kaming PCB kasi yan sabi sira yung PCB na bago. So, ipapaliwanag ko po kung ano yung natuklasan ko rito. Kung bakit pagka nagpalit kayo ng PCB, may mga dip switch po ito, yung pagka mga ganitong package na yung dalawa-dalawa yung PCB, double compressor. Tuturo ko na po to para malay nyo. Kahit ako hindi ko rin nakakuan pero nahanap ko alam ko, pinanood ko doon sa vlogs ko Pero ituturo ko po to, napakaganda po nito. Balang araw, mahanap nyo to, darating ang araw na magkakaroon tayo ng problem na ganito. Ituturo ko po yan sa inyo. Ito po yung PCB po natin. Kung mapapansin nyo, dalawang driveboard, isang baba, 1-2, 1-2, 1-2. So kung makikita nyo po yun, ituturo ko po. Dito po sa taas, kung makikita nyo, may dip switch dito, ayan. Yung dip switch po na yan, dapat on yung number 2, at yung number 1 ay naka-off, nandito sa kaliwa. So ganun po rin dito, ayan. Ito po yung drive pan motor. So dapat po yan, pantay. So ito lang po yung problema niyan kasi nagpalit po sila ng PCB, hindi po nila alam may mga switching yun. Ayan nga po, umaandar na. Sasajid? Deep switch ayaw. Bus? Muskila? Deep switch, ayaw ba? Hala sa lahat, miya-miya tani, sure? Lazim siya subscribe, siya nandabar tumalo. So ipapaliwanag ko po para maintindihan nyo. Dito naman po sa daba, baba, dalawa pong pantay yan. Yung 1-2 na yan, switch, naka-on po yan, naka-on. Naka-part sa on. Ayan po. At dito naman po sa drive, ng pan, nakalagay po yung 1 ang nasa baba, 1 naka-off, yung 2 naka-on. Tandaan po natin yan, ito lang po yung problema niya, no? Nga po. Ayan, yan po lang yung problema, nagpalit sila ng driveboard. Yun po kasi pagka hindi nagtama yan, hindi yan talaga andar. Sabi sa akin kanito. Oh, yan po yung problema niyan. Tandaan po natin, ipapaliwanag ko ulit, ha? Kasi katulad po nun, may trabaho akong iba, napapunta ako rito kasi sira din daw yung bagong PCB. Kasi nga nag L1, P6L1, P6L2. So yun po yun, ay bago na to eh. O, ipapaliwanag ko po ulit, ha, sa taas. Ayan po, sa taas. Basdan po natin. Sa taas po, ito po siya. Kasi malaking bagay ito, balang araw matutuklasan niyo po. Sa taas, ayan o, yung dip switch po, number 1, naka-off. Tapos dito kasi pantay-pantay yan eh. Ito yung dip switch ako din, yung drive board ng pan. Ayan po. Dapat naka-on siya, dalawa. At ganoon din po naman dito. Dapat naman po dito, baliktaran 'to eh. Dapat dito naka-on. Kasi sa taas naka-1 yung isa eh, nakasabit eh. Tapos dito po ay naka-aqua naman 'to. Ito, ganyan po dapat ang setting niyan. Kung mapapansin niyo po, ha. Huwag nyo pong pakakuan kasi hindi ko po yan itinuturo. Pinapasulyapan ko lang to sa vlogs ko. Hindi ko talaga tinututukan. Pero binabanggit ko na po yan na pagka hindi tama yung pagkalagay nyo ng dip switch, ay hindi kayo titino dyan. Ayan po, ha. Sana po naintindihan natin. Ito po yung problema. Ito lang ang problema nito. Ito lang ano. So napasugod po tayo. Ayan, sumisigi na. Ayan po. Dip switch lang po yung problema nyan. Sa taas, ikukuhan ko po yan. Ikukuhan ko para makakita nyo kung paano yung pagkaka-dip switch niya. Ayan po. So ayan po, maraming salamat po. At yan po yung nagkaroon ng problema. Kasi pagka binili nyo yung bago, lahat po yan pantay. Naka-on o kaya naka-off. And then mayroon po kasi ditong pagkakaiba niyan. Kasi mayroong master at saka mayroong secondary. Ayan po, ganun po yun. So, ayan po, maraming salamat po at God first po, una po ang Diyos, pakatandaan natin.